Guys, ako lang ba? Yung kaagising lang, pero inaantok pa rin. So, bakla lang. Namiss ko lang yung dating intro ni Kong. Welcome sa aking first vlog. And wala naman, sasamahan nyo lang ako papuntang bootcamp. Magagaling ako dito sa bahay, pupunta ako doon, magdadala ako ng damit, mag-stay ako for, lagi ako nag-stay sa bootcamp for 3 to 4 days, tapos uuwi uli ako para maglaba, magpahinga, magmuni-muni. Ayun, maliligo lang ako and then alis na kami. Atid ako ni Papa, punta kami yung bootcamp. Tsaka ito nga pala, shoutout sa'yo, Ma. Namimiss na kita. Ma. Shoutout sa'yo, Ma. I love you. Pa! Pa! Bukas. Oh, nagbo-vlog na ako. Hi! Hello! What's up, man? Yes! Yes! Ano oras mo ko atin? Ano yung panggas natin? Nando dun. Saan? Nando dun. 1,000! Wala! Dalawang balik na! Ha? Ilan? Walang gas? Paano makapunta sa bootcamp? Ha? Wag na muna. Paano yung service ko? Ang driver na, ano ba? Libre pa pa merienda, ano ba yun? Hmm? Atid mo pala ako. Ah, sige. Ha? Oras? 12, 1. Sige, oras na ba? 1. 12 pa lang. Yun o, si Papa o. Hi! Yun o, si Randy o. Oh? Oh? So, ayun guys, kakatapos ko lang maligo and wala namang pinagbago. Tara, pupunta na akong bootcamp. Samahan niyo ako guys. So guys, papunta na kami sa bootcamp and malakas yung ulan. Ano masasabi mo pa? Vlogger na ako. Oh. Ayos! Ha? Artista ka na! Artista na? Yung salamin namin di punas. Nagmo-moist kasi kailangan punasan. Kasi wala kaming aircon. Ang lakas ng ulan. Pag medyo malabo na, punas uli. Ay pa, may mga nanonood sa atin, mga Ilocano. Dahil bag nga malamihamin dito apo. Sapay kumata, tayo kayo di sakit nga COVID-19. Agad-anad kayo. Ano ibig sabihin nun? Ingat kayo sa sakit na COVID-19. Magandang hapon po sa aming lahat. Meron tinuro sa akin si Papa. Ay, Ilocano. May syaro na chulo, makikitak taro pamukinin. Masuruna. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Pandesal. Mga guys, kain tayo pandesal. Dorongs. Pandesal. Banyan natin. Mahinit. So guys, dito na kami sa bootcamp. Pero may problema si Papa. May problema mo ba? Umilaw na ang gas. Wala na ang gas. Kaya mag-subscribe kayo para may panggas si Papa. So guys, ayan na si Dean, ang aming editor. Nang may love ako sa'yo, kala ko'y pag-ibig mo ay tunay. Pero hindi nagtagal, lumabas din ang tunay na kulay.
siya na maghawak. Dali! Lagyan ng butas. Huh? Lagyan ng butas. Yung gilid. Oo. Unboxing? Unboxing to, unboxing. Eh, kinikilig ako mo kung makalasa kayong si Milito. Uy, Asus! Asus! Asus, baka naman! Sponsor! Ano ata yan, yung tawag dun? Letter of ano yung abolish. Kasi na ano yung binabalik mo siya. Wala dyan yung pera. Ano yung pera? Ano to? Sabi na! May laman ba? Ano parang laman? Meron. Ito may noon. Nakakapa ko meron. No? Meron ba? Unboxing. At pag-isulit. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ay! Unexpected versus reality. Unexpected versus reality. Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat, boy. Rich dad kasi yan, boy. Tag-isa kayo. A small token of appreciation and gratitude to his red top of made with love. Nag-expect ka ba? Nag-o-untay ka ba? Wala na. It's a prayer. Thank you po sa, thank you sa scope for change. Maganda ang ano nila. Right, bad. Oh, sorry. Nakakainis. Ay, what the fuck? Sira agad! Jackpot kay Kyler! Jay! Kunin niyo! Pupunta tayo sa lugar niyo to! Pupubusin na yung pera niyo! Laro pa yan, Dota, Basketball, CSGO! Sige! Talabaan ng Enyan! So, ayun guys, kamusta? Ang pag-uusapan natin ngayon is yung Philippine CSGO scene. CSGO scene sa Pinas. For your information, I've been playing CSGO for almost 5 years na guys. 5 years. Kaya kung gusto nyo ng long-term relationship, DM nyo ako. Dahil joke lang. Introduce siya sa akin ng kuya ko and ngayon 19 years old na ako. I've been playing CSGO since 2015. 15 years old pa lang ako guys nung nagsimula ako maglaro ng CSGO. Ngayon, medyo tumatanda na tayo. Naglalaro pa rin ako ng CSGO kasi ito yung passion ko eh. Ito yun eh, passion ko ito eh. Tapos 2017 guys, nagsimula ako na maglaro para sa mga amateur tournaments dito sa Gapo, mga local scene lang. And good ko na patunayan na malakas talaga ako guys. Deja ko lang. Nung dumating na yung turning point ng career ko, wow, career. 2019, kinuha ko ng Brain Esports. And then later, naging second team kami ng brand, which is yung brand Fallen Pride. Doon ko naranasan maging pro player and sobrang hirap. And ngayon guys, naglalaro ko para sa Spades Esports. Ayun, nabanggit ko lang yun kasi baka mamaya nagtataka kayo or iniisip nyo sino ba to para magsalita tungkol sa CSGO scene sa Pinas. So, balik tayo sa topic guys, CSGO scene sa Pinas. The truth is, sobrang hirap gumawa ng pangalan pagdating dito sa CSGO scene sa Pinas. Kung iniisip nyo yung gagawa ng pangalan is yung mag-isip ng IGN, hindi yun. Mali yun. What I mean is yung makikilala ka kasi malakas ka or makikilala ka kasi may nagawa kang maganda. In short, mag-iwan ka ng marka. O yung tanong guys, bakit? Bakit napakahirap gumawa ng ingay or gumawa ng pangalan pagdating sa CSGO? Ito yung sagot. Wala tayo sariling pro scene pagdating dito sa Pinas. Para makilala ka, para masabing malakas ka, kaya mahirap. Kailangan mo bang makakwalify para sa mga international tournaments, para sa mga Southeast Asian tournaments, Asian tournaments, para masabing pro ka. At isang team lang yung consistent na nakakapasok sa mga ganang tournaments. Yun ay Brand Esports. Shout out!
anong kailangan natin para mag-boom yung esports or yung CSGO ng mga big tournaments locally? Tulad ng sa Thunder Esports Tour ng last year, nandun sila Doggy, nandun... Basta, madami guys. May ML, may Dota, may CSGO. Kailangan natin yan. Sa West GPH Qualifiers, hindi na siya ganun kalaki, pero malaking bagay siya. Kasi lipad pupuntang Malaysia yung... Ito din magandang example yung Taiwan Excellence na naganap last year guys. Sobrang ganda niya. Nandun dun sa Eruption and nag-finals kami dun. Yes sir. Kaya sana, hopefully, nananawagan ako sa The Nationals. Kung sakaling babalik kayo ay magkakaroon ulit ng The Nationals, kasama niyo yung CSGO. Kanina, please. Please. Please lang, isama niyo yung CSGO kasi sobrang rami ng players na nag-aantay lang ng opportunity para mapakita yung lakas nila. Yun lang yan. Buti nga, nandyan si Lab, Boss Tanks, si Wits, yung mga gumagawa ng mga local tournaments na para sa community. Marami malalakas, pero hindi lahat. Ayun din yung rason guys kung bakit konti lang siguro yung orgs na nagko-commit sa CSGO kasi 5 below lang yung talagang malaking tournaments na nagaganap sa Pinas kada taon. And sobrang konti lang nun compared sa iba. So yun na nga guys, sobrang lawak pa ng discussion na kailangan para mapag-usapan talaga yung CSGO scene sa Pinas. And guys, kaya din nagbo-bootcamp kami para makasabay kami sa Bren Esports. So hopefully, matagal-tagal nag-grind pa yung kailangan para hindi lang sila yung nandutod palagi sa local, sa mga international tournaments pala na nagre-represent sa bansa. So ayun guys, announcement para sa 5th member ng Spades. Magic 3, 2, 1. Yan! Yan. Pakilala naman ha. Ano, JM Ignacio, ang magiging role ko sa Spades na bagong role is yeah. Magiging ano na ako, upper. Yeah. Upper ng Spades. Backstory yeah. Lang guys kung bakit siya yung fifth. Yung panglima namin, kasi yung isang kinuha namin, nag-back out kasi di pinayagan. Tapos yung isang kinuha namin, nag-back out din. Kasi hindi din pinayagan. So yun, baka nakatandaan na talaga sa ano, sa notice, Spades notice. Tong Tesseract na to, kakakik lang. Dapat kasi 6 months siya. Eh, masipag siya guys. Masipag, malakas. Ano, any last words? Abangan nyo kami guys, bago lineup ng Spades. So yun guys, that's it for this vlog. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Follow nyo kami sa Facebook, Spades Esports, Jeff at Kakarot. JM Tesseract. Yeah. Abangan nyo ako guys, yeah. Let's go!